Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay pag-uusapan natin ngayon kung bakit mas mabilis labasan ang babae kapag siya ay nagsasarili kaysa actual na pakikipagtali. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. So, yan po guys. So, alam nyo ba guys, na kaming mga karamihan sa mga babae ay mas mabilis sumirit o makaraos kapag kami ang gumagalaw o naglalaro sa aming katawan. So, bakit nga ba mabilis kaming sumirit kapag kami ang kumukontrol sa aming mga katawan kaysa aktwal na pakikipaglabanan? So, narito po ang mga ilang mga kadahilanan kung bakit mas mabilis ang mga kababaihan na makatapos kaysa aktwal na pakikipaglabanan. So, yung number one, psychological factors. Ang utak ng babae ay may malaking papel sa kanyang sexual response na tinatawag. Mas madali ang orgasm kapag ang isang babae ay mas relax, no? Relax, walang stress at hindi masyadong nag-iisip tungkol sa performance o sa tulong ng kanyang kapareha. So, ibig sabihin nito, kapag ang isang babae ay nagsasarili, mas naiisip niya na mas mabuti. Wala po siyang stress, relax po siya. Kasi hindi naman ito gagawin ng isang babae kapag stress siya, no? So, mas ginagawa ng mga babae ang ganitong pagsasarili kapag sila ay relax, walang stress. So, kaysa naman doon sa meron silang kapareha, mas gusto nila minsan na sila na lang ang gumagawa sa gawain ng kanilang kapareha. So, kaya hindi po natin masasabi na mga kalalakihan lang po ang mga nagsasarili, kundi kami rin mga kababaihan. Ganun lang po yun. So, yan po yung number one, no? Na physical, psychological factors, no? Na ibig sabihin, hindi masyadong nag-iisip tungkol sa performance ng kanilang kapareha. Kaya, mas minabuti na sila na lang ang nag-aano sa kanilang katawan. Ibig sabihin, kaya mas mabilis kaysa yung iisipin pa nila kung ano yung performance na ginagawa ng kanilang kapareha, kung hindi naman niya nagugustuhan. So, mas madali para sa kanya na makaraos kapag siya ang kumukontrol sa kanyang katawan. At ang number two naman, self-exploration. Sa ilang babae, mas madali silang labasan kapag sila mismo ang kumukontrol ng stimulation. Dahil mas alam nila kung ano ang tamang sensasyon ng magpapasaya sa kanila. Ito na, no? May connection din to sa number one na sarili niya, alam niya kung saan niya hahawakan, saan niya pipisilin, saan niya hihimasin. Dahil alam niya kung saan yung mga kiliti at saka yung mga bahagi na talagang nagbibigay ng matinding kasiyahan para sa babae. So, yan po yung nakukontrol niya lahat. Alam niya ang mga bahagi ng mga masiselang bagay. Kaya, mas alam na alam niya kaysa naman doon sa kapareha niya kung may kapareha siya. Kaya, minsan, ang babae talaga, mas mabilis talaga na makaraos kaysa aktwal na labanan. Dahil yun na nga sinasabi ko, alam na alam niya kaagad kung saan niya i-direct yung hawakan yung bagay na talagang napakasarap. Samantalang, pag meron siyang kapareha,
natural lang yun na hindi niya sasabihin na, uy, dito, ganito, gito. Di ba, nahihiya naman yung babae. Kaya, yun na nga, mas mabilis ang babae kapag siya na mismo ang direct na humawak na doon sa pinakamasilang bagay. Yun pong ibig sabihin. So, yan po yung number 2. At ang number 3 naman, yung tinatawag na tingle stimulation naman ito. Ang tingle ng babae ay mas sensitibo kaysa ibang bahagi ng reproductive system na tinatawag. Kapag may tamang pag-stimulate dito, mas mabilis at mas madali itong makamit ang tagumpay kahit hindi pa nagtatalik. So, ang ibig sabihin, mas madali ang babae kapag siya mismo ang nag-ano sa kanyang katawan, lalo na doon sa mani, no? Yun ang pinakasensitibo, yun ang sinabi ko doon sa number 2. Alam na alam niya kung saan banda yung talagang hahawakan niya kaagad. Kung halimbawa, nagmamadali ang isang babae, no? So, doon lang niya hahawakan kaagad. Mabilis pa sa alas 4. Yun ang ibig kong sabihin, yung mani. Doon ang pinakasensitibo, mas sensitibo pa ito ng ilang beses sa ano ng isang lalaki, sa saging ng lalaki, yung tinatawag na mani ng babae. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, lack of physical discomfort. Ano ba ito? Sa aktual na labanan, no? Sa aktual na pakikipagtas, maaring may mga pagkakataon na nakakaramdam ng pananakit ang babae tulad ng vaginal dryness na pwedeng maging hadlang para makaraos. So, ang ibig sabihin, kapag sa aktual na labanan, may tendency na nasasaktan ng isang babae, lalo na kung ano na siya, nasa menopausal stage na, no, yung nawala na yung mens niya, na mahina na yung ano, yung tinatawag na pampadulas na natural na lumalabas sa isang babae, so may maaring masasaktan siya. Samantalang doon, kapag siya ang nagsasarili, alam na alam niya kung masasaktan siya o hindi sa mga bahagi na yon. Kaya kontrolado niya lahat. Kaya mabilis siyang makarao. Samantalang kung sa labanan, no, hindi pa niya masasabi doon sa kaparihan na lahat ng gusto niyang sasabihin, no? Kaya yan po ay nagiging hadlang sa kanyang kaligayahan. So yan po yung number 4. At ang number 5 naman natin, yung experience naman ito sa sexualidad. Ang karanasan at kaalaman ng isang babae sa kanyang sariling katawan ay malaking tulong sa madaling pag-abot ng tagumpay dahil alam niya kung ano ang gumagana para sa kanya. Yun na yun. Yung number 3, number 2 ay magka-connection. May connection po ito, no? Na sa experience, sa mga karanasan niya, no? Na kapag siya na, nagsasarili siya, alam na alam niya na yung mga bagay kung ano yung gumagana para sa kanya. Kaya mabilis po siyang magkaroon ng tinatawag na tagumpay. So yan po yung number 5. At ang panglast naman natin, yung emotional connection. No? Ang emotional connection o emotional state ng isang babae ay may malaking epekto sa kanyang sexualidad na experience. Dahil the more emotionally connected siya sa kanyang sarili o sa kanyang partner, mas madali niyang marating ang langit o tagumpay. Yun na yun, no? So, ang emotion, kaya nga, pag halimbawa may partner siya, pag hindi siya emotionally connected doon sa kanyang kapariha, mahihirapan kaming makatapos, no? Kaya kailangan nga yung tinatawag na romansa muna, bago lahat-lahat, dahil kapag idinirekta, na ipasok si Manoy, wala na. Yun na yung tinatawag na maaaring masasaktan ng isang babae. Kaya, mas ano pa rin sa amin, yung kami ang kumukontrol. Kaya, pag ginagawa namin ang pagsasarili, doon mas mabilis na makarating sa rurok ng tagumpay ang mga kababaihan. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito. At doon sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe na kayo para sa mga bago ko pang mga i-share sa inyo na mga bagay na hindi nyo pa nalalaman, lalo na dito sa ano, sa mga ganitong mga usapin. At sana huwag kayong magsawang manood. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.